Hinintay ko lang yung pagkakataon na makasali sa tawag ng tanghalan. So, yun. Binigay sa akin ng... Thank you, God. Thank you, Lord. Binigay niya sa akin yung pangarap ko na makatungtong. Hindi lang makatungtong, ah. Hindi lang makatungtong sa tawag ng tanghalan, kundi manalo, di ba? Para manalo pa tayo. So, sana tuloy-tuloy na yung panalo natin, mga people. Sana ito na yung hinihintay ko na pangarap. Ito yung pangarap ko yung mga makakanta sa TV, makita ng mga tao na kumakanta. Then, kaya yung sinasabi nila na baka daw magsuplado ako sa mga sa inyo, sa mga manlang people, parang mahirap po yun kasi galing po ako sa putik. So, hindi po tayo magbabago. So, madami ang sabi na magbabago ako. Gusto kong makipagpintuan sa inyo, mga ka-idol. Maraming salamat po sa inyo, mga ka-idol. Sa mga nag-i-invite po sa akin, maraming salamat po kasi nararamdaman ko po yung tiwala nyo. Tapos yung dito sa Doña Lucia sa Katarman, nandun ako nun. Bale, grabe yung pagtanggap nila sa akin. Grabe yung support nila kasi. Ang mas maganda nun kasi bata, matanda, mga teenagers, kilala ako nila. So, napaka ganda sa pakiramdam. Parang nawawala yung pagod ko kapag nakikita ko yung mga bata na habang kumakanta ako, sumasabay sila sa kanta ko. So, parang wow, na-amaze lang ako. Kasi dati, hindi talaga. Pero dati talaga kapag kumakanta ako sa mga singing contest, kadalasan talaga sa mga naghihiyawan, papalakpakan yung mga bata tapos yung mga matatanda, yung mga teenagers, medyo hindi sila pumalakpak kasi parang sabi nila yung ano yun, yung parang na-amiss daw sila yun. So, pero medyo sa mga kabataan talaga, so napakaganda, napakasarap sa pakiramdam, napakaganda talaga na yung mga kabataan. Ngayon naririnig ko minsan, nandun ako sa ibang lugar, nandun ako sa Cosing, nandun ako sa Gaisano, may bata doon na nakaupo. Nung dumaan ako, pumanta siya ng lulubog, ilitaw, ang buwan at araw. So, wow. Parang nawawala yung pagod ko pag nakakarinig ako ng ganun. So, yun, nagpapasalamat ako sa inyo. Walang nanonood. Pakiramdam ko nun, walang nanonood. Kasi, baka sabihin nila, kasi palagi akong talo dito sa contests dito sa Northern Samar. Nakapunta na ako ng Palapag, nakapunta na ako ng Mirador, Ninita, Katbalogan, nakapunta na ako doon, lumaban ako doon. Nag-champion ako sa San Isidro, sa Alin. Nag-champion din ako sa Chitongco. Tapos, dalawa lang yung panalo ko dito, mga bandang people. Umuwi ako minsan, talo, pero okay lang kasi gusto ko lang kumanta. Kapag meron dito noon mga birthday party dito sa barangays namin, sa barangay namin, sinasabi ko palagi sa pinupuntahan ko, pwede ako makikanta? Tapos sinasabi nila, kain ka muna. Sinasabi ko, hindi, okay lang. Makakanta lang ako. Okay lang. Okay na ako. Kahit di na ako kumain. Kasi nakakahiya na kayo. Kakanta na nga ako sa medyo okay nila. Kakain pa ako. So parang nakakahiya nun. So, kinakapalan ko na lang yung mukha ko sa pagkakanta. Kahit di na ako kumain, kakanta lang ako. Nabubusog naman ako sa hangin. So, medyo noon, nag-singing contest tayo. Tapos, meron sa akin nag-message na gusto akong i-judge, mag-judge sa mga singing contest. Actually, nagdadalawang isip ako sa mga ganyan kasi gusto kong mag-judge sa singing contest. Pero parang parang nakakahiya na maging judge kasi ayoko na ganun.
gusto ko yung mag-perform lang. Yun, gusto ko mag-perform lang. Ayoko na mag-judge ako sa kapwa ko sing, kapwa ko singing, kapwa ko konti zero. Ganon. Hindi na ako nang hirap. Ang hirap, ang hirap, ano? Ang hirap kaya maging magsasaka. Kasi magbubungkal ng lupa. Tapos mag-aarado. Magtatraktor. Ako yung gagawin ko, mga ka-idol, ano, ang gagawin po muna namin ni tatay, magpuputol ng damo. Magpuputol ng damo. Tapos, habang si tatay nagpuputol ng damo, ako naman, sasakay ako sa kalabaw. Then, anong tawag doon? Magpapawa. Habang nakasakay ako sa kalabaw, magpapawa. Tawag doon. Anong Tagalog doon? Magpapawa. Tapos, magtratraktor. Yun, magtatraktor ako. Magtatraktor. Habang magtatraktor ako, kakanta ako. Ano? Habang nagtatraktor. Ay, hindi. Hindi nyo maririnig. Maingay yung traktor. Ha, nag-aararo. Yun, habang nag-aararo. Kasi sige, practice mo para di mapagod mga kasama. Yun ang ginagawa ko habang nung nagpapatanim kami ng palay. Kasi madami kasi nagtatanim eh. Maraming nagtatanim ng palay. Nakaling nakaupo lang ako dun sa may puno. Tapos sila nagtatanim. Ako naman habang nagpapahinga, kumakanta ako. Tapos naririnig nila. Tumatawa sila. Napapasaya ako sila. Ganun yung ginagawa ko nun. Tapos minsan habang nagtatanim ako ng palay, pagkakatapos ko magtanim ng palay, ito mga ka-idol yung experience ko, nung nagtatanim ako ng palay, kasi kailangan ko magtanim ng palay, kasi pag magtanim ng palay noon, may bayad. Kung ilan yung lawak ng pagtataniman mo, may bayad yun. Kaya pang libre na yun, pang baon ko na yun, ginagawa ko. Pang baon ko na yun, mga mandang people. Kaya bayad sa pagtatanim ko, pang baon ko na yun. Tapos, minsan dumadating yung merong exam. Pinagtatawanan ako ng mga kasama ko na nagtatanim kasi may dala akong bag. Tapos pagkakatapos ko magtanim, may baon ako nun. Pupunta ako sa kahoy, puno, tapos nakaupo lang ako doon. Then, habang kumakain ako, binabasa ko yung lecture, yung notebook ko kasi mayroon exam. So yun ang ginagawa ko talaga, mandang people. Pa ako. Pinagsabay ko talaga yun. Nag-aaral ako sa puno ng kahoy, ganun, tapos basta, mandang people, napakahirap talaga. Pero kahit mahirap, alam niyo mga mandang people, mahirap talagang maging mahirap. Sabi ko sa inyo, mahirap talaga yung maging mahirap. Kaya kung hanggat kapag may pangarap ka, yun. Kumbaga sa kwan, atakehin mo na yung pangarap mo. Kasi ako, ang dami ko talagang failures dito sa pagsali ko sa singing contest. Yan, maraming may alam dito na sa dami ng contest na sinalihan ko, palagi ang minsan third placer, second placer, third placer na naman, minsan top 8 lang, minsan top 5. Dalawang beses lang ako nanalo, pero di ako mas sumuko kasi gusto ko talaga yung kumanta. Yun lang yung gusto ko, kumanta. Kaya, minsan noon, nag-i-intermission ako sa barangay namin, nag-i-intermission ako sa school. Kahit sa may birthday party, pumunta ako, kakanta lang ako. Hindi ako makikikain, kakanta lang ako. Gusto ko talaga kumanta. Dicker pa lang ako, kumakanta lang ako. Ng people. Siguro talaga ang pagkakanta talaga yung gusto ko talaga kumanta eh. Yun yung naging buwan ko nung grades ng senior high school ako. Yun yung naging buhay ko. Minsan nung first year college na ako, mga ka-idol, first year college na ako nun, ang ginawa ko, kasi marami kasi ditong kangkong dito sa amin sa probinsya. Tapos dun sa boarding house na sa boarding house ng kaibigan ko, nandun sila. Tapos sa tapat nila, nagbibinta ng mga gulay, yung mga pagkain, yung mga binibili ng mga ulam. Okay, tapos
tinanong ko kung gusto nila ng kangkong. Sabi nung, oh, yun, shout out nga po pala kay Ma'am Madonna. Yun. Sinabi ko, gusto nyo bumili ng kangkong? Madami kasi doon kangkong sa amin eh. Gusto nyo bumili? Tapos yun, nagbinta talaga ako madlang tipo ng kangkong sa Yoyipe. Grabe yung, para lang meron akong pang gas. Meron akong pangbili ng Chicken Joy. Pang ulam ako. Yun ang ginagawa ko mga ka-idol. Almost 1 month yun. Nagbibinta ako ng kangkong. Alam, ginagawa ko yung bag. Yung bag. Hindi ko pinapakita yung kangkong kasi medyo nahiya ako. Siyempre, for sure, kaalis tayo. Naku, makita tayo nagbibinta ng kangkong. Mag-viral tayo. Pinapasok ko lang sa bag. Pinupunta ka lang tapos binibigay ko doon. Oh, ito na po yung kangkong. Alam nyo, pagbibinta ko ng kangkong, 20 pesos. 20 pesos. Pero madami na yun. So, yan, kay fresh yung kangkong. So, pag pira-pira kadlo, ma-order na lang kangkong. May merong panggas na naman tayo. Yan, yan ang ginagawa ko. Tapos, tapos nag-garden kami nun. Talong, nagbinta ko ng talong. Kalabasa. Bininta ko dun sa UAP. Kapag iniisip ko yun, binabalikan ko yung pinagagawa ko nung nako, hindi ko talaga ma-explain. Gano'n. Medyo mahirap pero masaya. Ano? Mahirap yun, pero masaya. Kasi parang, yun, parang naglalaro ka lang. Yan. Nagbibinta ko ng kangkong. Yun yung naging experience. So, nag-aaral ako sa tukid habang nagkukupra. Nagdadala ako ng notebook. Tapos, minsan, hindi pa ako nakakapasa sa exam. Nako! Sa, ano ba yun? Sa grade 8. Grade 8 yun. Hindi ako nakapasa ng exam. Sabi niya, hindi ka nakapasa. Nag-removal ako. Pero nakapasa na tayo sa removal. Yun. So, kahit, siyempre, hindi na matinayos. Kasi mahirap talaga mag-aral kapag nandun sa bukid. Kasi, una-una, ang ingay ng mga ibon. Tapos, sunod, ang lamok. Malamok sa bukid. Kaya, medyo nakakuha ka na, di-distract. Yun ang ginawa ko nung mga. Tapos, biglang, pak, ganito na. Ano? Biglang, tapos, nag-audition ako sa Tawag ng Tanghalan. Actually, pangarap ko talaga na sumali sa Tawag ng Tanghalan. Grade, senior high school pa lang ako, gusto ko na magkuhan sa Tawag ng Tanghalan. Kaso hindi pa sa akin binigay eh. So hinintay ko lang. Hinintay ko lang yung pagkakataon na makasali sa Tawag ng Tanghalan. So yun. Binigay sa akin ng thank you God. Thank you Lord. Binigay niya sa akin yung pangarap ko na makatungtong. Hindi lang makatungtong. Ah. Hindi lang makatungtong sa Tawag ng Tanghalan kundi manalo. Diba? Para manalo pa tayo. So, sana tuloy-tuloy na yung panalo natin ng people. Sana ito na yung hinihintay ko na pangarap. Ito yung pangarap ko yung mga makakanta sa TV, makita ng mga tao na kumakanta din. Kaya yung sinasabi nila na baka daw magsuplado up sa mga sa inyo, sa mga manlang people. Parang mahirap po 'yun kasi galing po ako sa putik. Galing po ako sa putik. So, hindi po tayo magbabago. So, madami ang sabi na magbabago ako. Pero para sa akin, hindi. Kasi kung ano ako dati, yun na yun. So, mas maganda kasi yung parang open ka sa lahat. Yung, kung sino gusto magka-picture, sige, picture tayo. Kung sino gusto yung makap, sige, yakap. Diba? Para maging masaya. Kasi napakasaya kaya na merong lumalapit sa'yo na ay doon po picture. So, sige. Picture tayo. So, yung sinasabi nila na stay humble, palagi po tayo magiging humble mga mandang people. Diba? Yun ang ginawa ko nun. Grabe yung experience ko mula pagkabata. Yun yung ginagawa ko. At the same time, ganun. Nag-aaral sa bukid, tapos magtatalim ng palay, magpatraktor, magpapawa. Kumigising ng alas 3 ng umaga. Kasama ko si tatay, pumupunta sa bukid para magbungkal ng lupa. Ganun. Pero, ayun, iniisip ko yun, grabe na parang nalagpasan ko. Then,
patuloy lang ako na nangangarap. Nangangarap lang talaga ako ng kumbaga si Sara Jeronimo, kanya santugin, ang kanyang microphone nun ay supply, ako sanga. Ginagawa kong microphone, sanga ng kahoy. Yun ang microphone ko dun sa bukid. Tapos maganda kumanta sa bukid kasi nag-iiko. Yun, nag-iiko pa sa bukid, maganda yun. So yun, napaka, ang sarap balik-balikan. Eh, hindi ko yung inakala na magbibinta ako ng kangkong sa UAP, first year college ako. Din pag first year ka, mula hanggang fourth year, sa fourth year college na ako, mga ka-idol, sa third year college na ako nagkaroon ng cellphone. No? Hindi ako nagkaroon ng cellphone talaga mula grade 1. Nagkakaroon ng cellphone pero hinihiram ko lang sa kapatid ko. Kasi pinili ko kasi yung hindi lang muna mag-cellphone kasi nagkaroon ako ng cellphone nung nag-pandemya kasi nag-online class. Buti nga nakasali ako sa scholar eh. Yung nakuha ko sa scholarship, yun yung pinangbili ko ng... Buti nga nakasali ako sa scholar ah, mga idol. Yun yung pinambili ko ng cellphone. Kasi kung hindi ako nakasali ng scholar, nako, wala. Kasi nakikihiram lang ako ng cellphone sa mga kaklase ko. Nakikihiram lang ako kapag nag-search ng mga sa mga YouTube, you know, mga sa project namin, yung ginagawa namin. So, ang sarap-sarap palikan, no? Kayo mga ka-idol, ano ba yung mga experience niyo? Kaya nung umuwi ako, galing ako sa Manila, sa tawag ng Tanghalan, wow, parang hindi ako makapaniwala. Lahat, pumapalakpak, tinatawag ng pangalan ko. Ang sarap sa pakiramdam. Ang gaan, sarap. Pagod ako mula sa Manila kasi nagising ako ng 5 PM. And then, walang tulong. Tapos pagod ako. Tapos pagdating ko sa Katarman, ang sarap kasi ang daming pumunta, ang daming sumalubong sa akin. Maraming. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo, mga madlang people. Kaya sana, makapasok tayo sa Grand Finals para tuloy-tuloy na tayo madlang people. Pangarap ko kumanta sa ASAP. Pangarap ko din kumanta sa yung sa bus sa Wish 107. Yun, gusto ko. Yan, magtagtag ng damo. Yan ang ginagawa ko, magtagtag ng damo. Ayan mga ka-idol, mukhang napahaba yung kwentuhan natin ngayong gabi. Sinubukan ko lang naman ngayon mag-live. Salamat po sa inyo.